Itong ating equalizer mga idol na ginagamit dito, ito madalas ito nakikita, ano, DBX215 ang ginagamit natin dito sa ating pang sound at saka sa ating pang microphone. So shoutout pala sa viewers natin kung paano ba daw ito i-adjust, ano. So yung ating equalizer na ginagamit dito mga idol ay 215. So ibig sabihin, dalawang 15 band siya, ano, dahil dual channel siya. So sa pag-adjust nito mga idol, dahil ito ay 15 band per channel, so yung limang band dito idol para sa low, yung lima naman dito para sa mid, ang lima naman dito ay para sa tweeter. So sa settings kasi idol, ano, ang pag-adjust nitong ating equalizer dito, so nasa atin kasi yan idol, ano, dahil tayo, mayroon iba sa atin na mas gusto na mas lamang yung bass. Yung iba naman, mas gusto na lamang yung pinakamid niya. Yung iba naman na gusto ay mas makalansing, ano. So, hindi tayo pwede na magpantay-pantay ng pandinig, ano, na pwede natin sabihin, adjust natin dito ay okay, pero sa iba ay hindi gusto, ano. So, dito, idol, ma-adjust nyo yan kung anong gustong palabasin nyo dito sa inyong equalizer. So, dito, idol, microphone ang gagamitin ko rito. So, kung pa-music man tayo, pwede naman yung ganong setup, ano, halimbawa kung nagpapot. Kasi microphone ang ginamit ko dito, mga idol, para hindi tayo ma-copyright. So katulad dito mga idol, itong lima dito mula sa kaliwa, so single channel ang ginamit natin dito, mula sa kaliwa 1, 2, 3, 4, 5, ito ay pang low natin, ano, sa low frequency ito. Ito naman yung 6 to 10, ito naman yung sa ating pang mid o mid range, ano, yung boses. Tapos yung 11 to 15, ito yung sa ating pang tweeter. Okay. Doon sa mga nagtatanong, itong EQ bypass natin. So kapag naka-bypass tayo dito idol, ano, itong mga band hindi talaga to nagpa-function. So ang may tanging function lang dito o yung gumagana lang dito, itong pinaka-gain natin. So kahit magtaas baba tayo dito ng volume ng ating gain, so talagang nagko-control din siya kahit naka-bypass tayo. Pero itong mga bandya, hindi talaga siya nagpa-function, ano. Yun ang ibig sabihin ng EQ bypass, kahit nakakonect sa ating amplifier, parang wala tayong ginagamit na equalizer, basta naka-EQ bypass. So ito idol, ano, ito nakalabel na yung ating mga band dito. So katulad nyo na idol, ano, naka-microphone tayo dito. Ayan. So kung napapansin nyo idol, medyo kulang pa tayo ng mid, no, o mid-range. So katulad nito, 1, 2, 3, 4, 5. Pag-umpisa dito sa number 6, ito na yung sa ating pang mid, ano? Ayan. Check, mic, hello. Sound, check, mic, test, hello. Ayan. So, tumaas yung ating boses dito. Ayan. So, kung gusto natin magdagdag ng tweeter, katulad nito, 11, 12, 13, 14, 15. So, pwede tayo mag-angat dito. Hello, check, mic, check, hello, sound check, mic test, sound, hello, sound check, mic test, ayan. So, ayan sa idol, ano, yung settings natin. So, kung masobrahan tayo dito yung idol ng high, dyan minsan malakas mag-feedback, ano, yung ating microphone. Ayan, so naging malinaw yung ating microphone dito, katulad niyan. So, kung gusto pa natin lagyan sa ng bass, katulad nito, 1 to 5, hello, sound, check, mic, test, hello, hello, sound, check, ayan. So, nagkaroon ng bass yung ating microphone. So, itong gain, ayan, pwede pa tayo magdagdag dito, dagdag, o bawas, ayan. Check, mic, test, o ayan ang band natin, ayan. So, depende na lang sa iyo, idol, ano, yun lang ang pag-adjust. So, unti-untiin nyo lang kung may music, nasa inyo na po yan. Katulad nito, so, ito naman pag naka-bypass idol. So, i-bypass natin, ano? Ito. Ayan. So, naka-bypass siya. Ibig sabihin, hindi na dumaan ito sa ating band. Pero dumaan sa ating, ayan, gain. Nagdadagdag tayo ng volume. Dito sa ating gain, tumataas din yung ating volume. Ayan siya, idol. Pero yung itong band, o magtaas tayo dito, no? Ng dalawa, o mababa. Mababa tayo ng dalawa. So, walang nagbago. Ayan. Walang nagbago sa ating adjust. Pero pag ito, ginawa nating alisin natin itong EQ bypass. Ayan. So, magbaba tayo dito ng dalawa. Ayan. Hello. Sound check. Mic test. Hello. Sound check. Hello. Ayan. Nagbabago siya. Ito lang.
Yan ang ibig sabihin na idol, pag bypass, ano, hindi dumadaan dito o walang function itong ating band, yung mga band natin dito. Dito naman sa lookout, mga idol, halimbawa, nagagamit tayo ng microphone tapos medyo distorted yung ating bass. Tumaas yung ating bass o kahit may music, tapos medyo basag na yung ating bass, pwede natin ito ipindot yung lookout. Ayan. So pag pindot natin itong lookout, ibig sabihin, mapabawasan yung ating low o yung ating bass, ano, dahil nagbawas siya ng, dahil naka-on itong lookout niya. So yun ang purpose idol ng ating mga pindutan dito sa ating equalizer. Ito naman yung pinaka-range niya idol. So kahit naka-off itong range niya, halimbawa, ayan. Tapos ito, dumadaan pa rin ito sa ating band. Kahit itong ating gain, ano, gumagana pa rin yan. Tapos itong ating pinaka-band dito, magbaba tayo ng tatlo, ano, ayan. So, hihina yung ating mic. Ibig sabihin, nagpa-function pa rin itong ating mga band dito sa range niya. Pero pag ito, pag ino natin, lalakas pa yung ating equalizer dito. Ayan. So, yung ating range idol, ano. Pag-aralan nyo na lang idol, ano. Depende kasi yan sa setup natin, kung outdoor or indoor. So, depende sa space na pinag-adjustan natin ang ating boses, ano. So katulad nito, itong 1K at saka 1.6K, ito madalas minsan na mataas yung ating volume dito, ito malakas na magpapabigback, ano. Katulad nito, check, hello, hello, ayan. So babaan na lang to natin idol, ano. So dito tayo mag-control, papunta rito sa dulo sa ating tweeter para hindi tayo mag-feedback. Ito madalas kasi nagpapabigback talaga dito yung ating mid at saka high sa ating tweeter.